Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, welcome sa isa namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Katulad po ng nasabi ko kanina, ang topic po natin ngayon, pag-usapan po natin itong pahayag ni dating senador, dating Department of Justice Secretary Franklin Drilon. Pahayag po ito ni dating senador Frank Drilon kaugnay po sa kontrobersyal na pag-transfer ng 221 million na pondo galing sa Office of the President i-transfer sa Office of the Vice President. Doon sa 221 million na yon, mga kabunyog, mga kababayan, 125 million pesos po doon ginamit bilang confidential funds. So sabi ni dating senador, dating Secretary of Justice Franklin Drilon, OP o Office of the President violated constitution in transfer of 125 million pesos confidential funds to OBP. O yan mga kabunyog ah. Matindi to. Paglabag pala sa constitution 'yon. Yung ginawa na 'yon ni ng presidente ng Pilipinas na si Marcos Jr. Mamaya ipapaliwanag po natin kung bakit. Ipapaliwanag natin bakit sinabi ni dating senador Frank Drilon na illegal. Hindi nga lang simpleng illegal. Hindi lang simpleng batas ang nalabag, kundi mismong konstitusyon. Mga kabunyog, mga kababayan, ano? Yan. Bakit? Ano? Ano bang paliwanag ni dating senador Frank Drilon? Ni Drilon. Ano po 'yan? Hindi po 'yan simpleng opisya, dating official si Drilon. Dati po 'yan Secretary of Justice. Kaya ano po 'yan? Ang kanyang mga opinion ay pwedeng matibay na ano, may batayang legal yan. Ha? Ano po ba kasi ang nangyari mga kabunyog? Bakit sinasabing unconstitutional? Hindi lang po simpleng illegal, kundi unconstitutional. Nalabag mismo ang constitution. Ha? Sa mga hindi nakakasubaybay nito, mga kabunyog, ganito ang nangyari. Ano? Ganito po ang nangyari para po sa kaalaman ng marami. Di po ba naupo ng sabay itong si Marcos Jr. at si Sara Duterte bilang presidente at vice-presidente noong June 30, 2022? Walang problema kay Marcos Jr. kasi ang minana niyang budget ng Office of the President mula kay Digong, malaki. Ay, malaki ang budget ni Digong. Kaya yung naiwang pondo kay Marcos Jr. mula June 30, 2022 to December 2022, ano yon? Sapat-sapat pa. Sapat. Ha? Ngayon, ang may problema, si Sara. Kasi ang minana ni Sara na budget mula kay Lenny Robredo, maliit. Bakit maliit? Kasi maliit din yung budget kay Lenny Robredo. 700 million pesos ang budget kay Lenny Robredo noong 2022. So, yung natira kay Sara, sabihin nating 350 million. Okay, i-assume natin na kalahati na ubos na ni Lenny January to June. Siyempre, yung June to December, kalahati na lang ang natira rin sa kanya. Assuming natin na ganun. Para kay Sara, kulang yun. Kaya ang ginawa ni Sara, nag-request kay Marcos Jr. Ah, parang, bigyan mo naman ako dyan. Ah, kulang naman tong perang na, ano, kulang naman tong budget sa akin. As early as July daw, nag-request na si Sara. Sabi mismo yan ni Sara. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nag-release ng request ni Sara, December. Ang ni-release, 221 million. Kahit pa obvious na unconstitutional nga yung ginawa at mayroong basihan para mag-file ng impeachment complaint, pero hindi po yan paabantihin ng kamera. Ha? Hindi po yan aabantihin ng kamera, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi nga, hindi po sila pwedeng kasuhan sa ombudsman. Hindi sila pwedeng kasuhan sa korte, sa sandigan bayan, hindi pwede. Ha?
Kasi nga, immunity from suit. Immune sila sa suit habang nakaupo. Yan po ang ano natin. Pwede lang sila impeachment. Impeachment. Ang problema, ang impeachment po ay pinafile sa Kamara, sa Kongreso. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan ang problema dyan. Mahirap, mahirap talaga. Ano to? Pero sa totoo lang, may basihan, di ba? Napakalinaw nung basihan ng sinabi ni Drilon. Ganun din yung sinabi ni Pimentel. Talaga sanang ano to eh. Paglabag to sa Constitution. Garapalan tong ginawa nila eh. Kaya lang, paano mo maano? Paano mo yan kakas, ano yan? I-impeach. Hindi po yan mai-impeach sa ganyan. Kasi majority ng mga kongresista ay hawak nila. Wala na po tayong check and balance eh. Wala na. Yung mga principles natin sa demokrasya, wala na po. Yan ang problema natin dyan. Pero sa totoo lang, mayroon sanang basihan tulad ng pinaliwanag natin. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang pagtalakay natin, pinaliwanag natin, bakit unconstitutional ang ginawa, illegal ang ginawa Nina Marcos Jr. at Sara. Paliwanag ni Drilon at gayon din ni Coco Pimentel. So malinaw po, mga magagaling na abogado yan. Kaya lang, malakas ang loob niya nila Sara at nila Bongbong Marcos Jr. kasi una, may immunity from suit. Pangalawa, kahit naman sila impeach, hindi rin yan aabante kasi hawak nila ang Kamara at ang Senado. Yan ang malungkot, mga kabunyog. Mayroong nagsasabi, Attorney, ano na lang pala, people power na lang pala ang pag-asa natin. Totoo po yan. Sa dami ng nagaganap sa ating bayan, people power sana. Ang problema, handa ba tayo sa people power? Kaya ba nating ulitin yung ginawa kay Marcos noon? O ang ginawa kay ERAP? Medyo ano po yan? Okay, sige mga kabunyog, mga kababayan, patuloy po nating itaguyod ang katotohanan, patuloy nating ipaglaban ang nag-iisa nating mahal na inang bayan. Mabuhay po tayo! Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Bunyog! Kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw.